June 28, 1993 ay nagkagulo ang mga residente sa Oak Forest, Houston, Texas nang dahil sa nakakagulat na balita. Maraming residente ang nagdagsaan sa isang parke dito para lang masaksihan kung ano ang balita. Dalawang katawan pala ng mga babae ang natagpuan. Nakumpirma na apat na araw na pala ang mga itong lumisan. At hindi na makilala pa ang physical na anyo nila dahil mabilis ang decomposition stage. Isang ama naman ang dumating na umiiyak at nagmamakawa sa mga pulis na nagsabing gusto niyang kumpirmahin ang mga katawan. Baka isa sa mga ito ay ang kanyang nawawalang anak. Ngunit mismong ang mga pulis ay hindi pinayagan ang ama na ito para na rin sa ikabubuti nito. At isa pa, kinailangan pang imbestigahan kung ano ang cause of death ng ma ito. Nakumpirma ng mga officers na isa itong murder case. Ngunit, ano nga kaya ang nangyari sa mga babaeng ito? Papaano ito nangyari sa kanila? At sino-sino ang mga salarin? Ito ang aalamin natin ngayon sa video ito. Sa kwentong ito ay balikan natin ang taong 1993 sa Houston, Texas. Ang syudad na sikat dahil sa mainit na panahon, iba't ibang cultural cuisine, maunlad na job market at marami pang iba. Sa taon ring ito, ang Houston ay kabilang rin sa mga syudad na may pinakamalaking populasyon sa buong USA. Kabilang na sa mga residenteng naninirahan dito ay ang mag-asawang Randy at Sandra Earthman. Ang mag-asawang Earthman ay matagal namang nabiyayaan ng anak. Kaya naman, noong nabigyan na sila ng isa, ay naging sapat na ito sa kanila. Ipinanganak ang kaisa-isa nilang anak noong August 15, 1978. Pinangalanan naman nila itong Jennifer Lee Earthman. Mahal na mahal si Jennifer ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng kanyang ama na si Randy. Lagi itong nakasuporta at nakasubaybay sa bawat milestones ng anak. Ayon pa ni Randy, mailalarawan niya ang anak na may great sense of humor dahil madalas sila nitong pinapatawa. Taong 1993, si Jennifer ay 14 na taong gulang na. Nag-aaral naman ito sa Waltrip High School sa Houston at nagkaroon naman siya ng maraming kaibigan dito. Pero mas naging malapit siya sa dalagang nagngangalang Elizabeth Christine Peña. Si Elizabeth ay ipinanganak noong June 21, 1977. Ang kanyang mga magulang ay sina Adolf at Melissa Peña. Si Elizabeth naman ang panganay sa tatlong magkakapatid. May lalarawan siya ng mga magulang na mapagmahal sa mga kapatid at madaling pakisamahan, kaya marami din siyang mga kaibigan sa nayon. Sa taong ito, 1993, ay mahigit isang taon na palang magkaibigan sina Jennifer at Elizabeth. Malapit sila sa isa't isa at magkasundo sa mga desisyon. At regular naman nilang binibisita ang isa't isa tuwing may bakanteng oras. May mga pagkakataon pa na nasanay na silang mag-sleepover sa bawat tahanan nila. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya na ding mga plano para sa hinaharap nila, lalong-lalo na para sa darating na pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga planong ito ay hindi kailanman maisa sa katuparan nang dahil sa kakilakilabot na trahedyang hindi nila maiiwasan. Ito ay nangyari noong June 24, 1993, tatlong araw pagkatapos ng 16 na kaarawan ni Elizabeth Peña. Sa araw na ito ay naimbitahan sina Jennifer at Elizabeth sa isang okasyon na gaganapin sa bahay ng isa pang kaibigan nila na nagngangalang Jenna Escamilla. Excited na dadalaw ang dalawang magkaibigan dahil may gaganapin rin doon na pool party. Sa araw na ito, lampas alas 4 ng hapon, ay nagpahatid na si Jennifer sa kanyang ama na si Randy Earthman papuntang bahay ng kaibigan niyang si Elizabeth Peña. Napagkasunduan ng magkaibigan na dito na lang sila magkita sa bahay ni Elizabeth para sabay na silang pumunta sa bahay ng kaibigan nilang si Gina. Pagkadating ni Jennifer kina Elizabeth ay nagpaalam na siya sa kanyang ama na si Randy at nangako siya sa ama na pagkatapos nila sa okasyon ay makakabalik na agad sila sa bahay ni Elizabeth bago sasapit ang curfew nila. Tumango lang si Randy sa pangako ng kanyang anak. Wala siyang kamalay-malay na yun na pala ang huling oras na makikita niya si Jennifer. Tumambay muna ang magkaibigan sa kwarto ni Elizabeth. At bandang alas 8 ng gabi ay inihatid naman sila ng ina ni Elizabeth na si Melissa papunta sa bahay ng kaibigan nilang si Gina. At si Elizabeth ay nangako rin sa kanyang ina na makakabalik sila sa bahay
na hindi lalampas sa napagkasunduan nilang curfew na alas 11:30 ng gabi. Sa gabing ito ay nakikita pa ang magkaibigan Jennifer at Elizabeth na masayang-masaya. Nakikipag-usap at nakikipaghalubilo pa sa ibang mga klase at mga schoolmates. Sinulit ng magkaibigan ang gabing ito dahil bihira lang silang nakakadalo sa mga imbitasyon. Bago sumapit ang alas 11, ay nagpaalam na sina Elizabeth at Jennifer sa mga kaibigan para hindi sila malate sa napagkasundo ang curfew. Subalit napagtanto nila na kung doon sila dadaan sa normal route papunta sa bahay ni Elizabeth ay malilate lang sila sa curfew. Kaya pareho nilang napagkasunduan na tahakay na lang ang shortcut. Ngunit ang desisyong ito ng magkaibigan ay siyang magiging katapusan nila dahil makakasalubong nila dito ang mga literal na demonyo. Hindi lang isa o dalawa, kundi anim na mga halang ang kaluluwa. Habang naglalakad pa ang magkaibigan, ay may nangyari palang initiation ceremony ng isang grupo. Isang lalaki ang nakipagbunuan sa limang miyembro ng grupo na tinatawag na Black and White. Ito ay initiation process nila. At nang makapasa na ito sa pagsubok, ay tinanggap na siya bilang bagong miyembro ng grupo. Kaya, ang grupong Black and White ay may anim na na mga miyembro. Pagkatapos nito, ay tumambay muna sila sa White Oak Bayou at nag-iinuman ng beer bilang selebrasyon sa successful na initiation. Nagkataon na dumaan sa White Oak Bayou ang magkaibigang Jennifer at Elizabeth at nalampasan nila ang mga nakatambay na grupo. Hindi nila inaasahan na susundan pala sila ng isang miyembro. Ang lalaking ito ay may pagnanasa kay Elizabeth. Bumuntot ito at sinimulang kapkapan ang dalaga. Iwinaksi naman ni Elizabeth ang kamay ng taong ito, ngunit hindi pa rin siya tinantanan. Hanggang nilak ng lalaking ito ang leeg ni Elizabeth gamit ang kanyang braso. Saka kinaladkad ang dalaga papunta sa direksyon ng ibang miyembro ng grupo. Kahit napakalakas na ng sigaw ni Elizabeth, ay wala pa rin ni isang saksi ang nakarinig. Sa oras na ito ay pupwedeng tumakbo ni Jennifer dahil malayo lang ang distansya ng grupo. Ngunit hindi niya ginawa, ayaw niyang iwan ang mag-isa sa Elizabeth. Sa halip, tumakbo siya sa direksyon ng grupo para tulungan ang kaibigan. Ngunit ang balak ng pagtulong ni Jennifer ay isang malaking pagkakamali. Pinigilan lang siya ng tatlong miyembro ng grupo, kaya pareho na sila ni Elizabeth na nakadapa sa lupa. Nagmamakaawa na pauwi na lang sila. Pagkatapos, ang limang miyembro ay halinhin na namang pinagsawahan ang magkaibigan. Ngunit ang isang pinakabatang miyembro ay nanood lang. Pero sa huli, ay nakumbinsi din ito ng limang kasamahan na sumali. Umabot naman ng isang oras ang kalbaryo ng magkaibigan bago nagsawa ang buong grupo. Pagkatapos nito, ay saglit naman nag-isip ang leader kung ano ang gagawin nila sa dalawang biktima. Pero huling napagdesisyon na nitong tapusin na lang sila dahil namumukha na sila ng mga ito. Nag-utos naman ang leader na ito na magpaiwan na lang ang pinakabatang miyembro nila dahil bata pa daw ito na masaksihan ang gagawin nilang kahindik-hindik na krimen sa dalawang dalaga. Kaya ang limang miyembro kasama na ang leader ay dinala ang magkaibigan sa kakahuyang bahagi ng TC Jester Park at doon naman sila dumaan sa railroad tracks ng parke. Ang inuna nila ay ang 14 na taong gulang na si Jennifer Earthman. Pinaluhod ito ng dalawang miyembro at pinagtulungan sa din ang leeg gamit ang sinturon. Ngunit bigla na lang naputol ang sinturon kaya ginamitan na lang nila ito ng sintas ng sapatos. Si Elizabeth Peña naman ay pinilit pa nilang panoorin ang sinapit ng kaibigan si Jennifer. Dahil sa nasaksihan ni Elizabeth, kaya nagtangka siyang idaan sa mahinahong pakiusap ang lima. Nag-offer ang dalaga ng phone number niya para magkita-kita daw sila sa hinaharap. Ngunit hindi nagsilbi ang taktika ni Elizabeth. Tinawanan lang siya ng lima. Nagsimula pang tumakas ang dalaga, ngunit nahuli din siya ng leader. At tinuluyan na nila ito. Ginamitan rin nila ito ng sintas ng sapatos. Pagkatapos, ay ninakawan pa nila ng mga alahas at mga accessories ang mga biktima. Kinaumagahan, June 25, 1993, ay nag-aalala na ang mag-asawang Randy at Sandra Earthman nang magising na lang sila na hindi pa naka-uwi ang anak na si Jennifer.
Unang hinala nila na baka doon lang ito natulog kina Elizabeth Peña. Ngunit nang nakausap na nila ang mga magulang ni Elizabeth, ay sinabi ng mga itong hindi din nakauwi si Elizabeth. Kaya nagtulong-tulong agad ang pamilyang Earthman at Peña sa paghahanap sa dalawang dalaga. Ngunit nang wala silang makuha impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa, kaya inireport na nila ito sa mga pulis. Matapos ng tatlong araw sa pagkawala ng magkaibigan, June 27, ay may natanggap namang nakababahalang tawag ang taga Houston Crime Stoppers. May isang lalaking nagpakilalang Mr. Gonzalez ang nagbigay ng impormasyon sa lokasyon ng dalawang katawan. Dahil sa impormasyong ito, kaya agad sila nagdispatch ng mga officers sa nasabing lugar at inimbestigahan na rin nila ang lokasyon ng caller. Ang lokasyon ng katawan ay nasa TC Jester Park. Ngunit dahil napakalawak ng parking ito, kaya umabot noong August 28 ang kanilang paghahanap. Sa araw na ito ay natagpuan na ang dalawang katawan. Natagpuan ang mga ito sa pinakadulo ng rails ng parke, nasa madamong bahagi at bahagyang tinabunan ng mga sanga-sanga. Ngunit hindi na makikilala pa ang mga physical na anyo nila dahil mabilis ang decomposition stage dahil na rin sa mainit na panahon sa Texas. Malakas rin ang hinala nila na malamang pinagpiestahan rin ang mga ito ng mga wild animals. Nagsidatinga naman ang iba pang mga residente sa Oak Forest, maging ang mga magulang ni Jennifer at Elizabeth. Si Randy Earthman na ama ni Jennifer ay makikitang nagmamakaawa sa mga pulis at umiiyak. Gusto nitong makita ang mga katawan, baka isa sa mga ito ay ang anak niya si Jennifer. Kahit malakas ang hinala ng karamihan na ang mga ito nga ang nawawalang mga dalaga, ay kinailangan pa rin itong idaan ng mga officers sa tamang proseso ng pagkakakilanlan. At nakumpirma nga ng mga katawan ay sina Jennifer Earthman at Elizabeth Peña sa pamamagitan ng dental records. Sa investigasyon, ay tanging isang lead lang na meron ang mga investigador. At ito ay ang lalaking tumawag sa kanila na nagbigay ng impormasyon sa lokasyon. At na-trace nila ang telephone number sa isang bahay sa Houston. Kaya pinuntahan na nila ang bahay na ito. At nalaman nilang peke pala ang pangalang Mr. Gonzalez. Ang lalaki palang tumawag sa kanila ay nagngangalang Joe Cantu. Ayon ni Joe, noong June 25 daw, ay umuwi sa bahay ang kanyang kapatid na nagngangalang Peter Cantu. Kasama daw nito ang mga kagrupo. Lasing daw ang mga ito noong dumating sa bahay at may mga mansa pa ng go. Kaya tinanong ang mga ito ni Joe at ng asawa niya si Christina. Proud pa daw ang isinalaysay ng grupo na nasihan daw sila sa mga babaeng biktima. At isinalaysay pa ng mga ito ang ginawa nila sa mga dalaga pagkatapos. Si Joe ay kinumbinsi naman ang kanyang asawa na si Christina na magsumbong sa mga pulis. Kaya nung tumawag si Joe sa mga pulis, ay nagpakilala siyang Mr. Gonzalez dahil ayaw niyang mapag-initan ng kagrupo ng kanyang kapatid. Dahil sa salaysay ng mag-asawang Joe Cantu at Christina, kaya isa-isa na nilang naaresto ang mga responsable sa krimen. Ang grupong ito ay tinatawag na Black and White. Ang leader ay si Peter Cantu, 18 taong gulang, kapatid ni Joe Cantu na nagsumbong sa mga pulis. May 5 pa itong mga miyembro. Kabilang na dito ang nagngangalang Derek Sean O'Brien, 18 taong gulang. Jose Medellin, 18 taong gulang. Efrain Perez, 17 taong gulang. Raul Villarreal, 17 taong gulang. At ang pinakabata sa grupo na si Venancio Medellin, 14 na taong gulang. Kapatid ito ng isa pang miyembro na si Jose Medellin. Sa interrogation sa grupo, ay agad naman nilang inamin ang krimen at ang mga nangyari noong June 24. At ganito pala ang nangyari noong gabing iyon. Pagkatapos daw ng initiation ceremony sa bagong miyembro nila na si Raul Villarreal, ay nagkataong dumaan pala ang dalawang dalaga habang sila ay nagiinuman. Si Jose Medellin pala ang unang gumawa ng hakbang. Ang lalaking ito ay ang unang lumapit sa mga dalaga para kapkapan si Elizabeth. Siya din ang kumalagkad sa dalaga papunta sa mga kagrupo. Saka daw lumapit si Jennifer para tulungan ang kaibigan. At pareho nilang napagdesisyonan na pagsawahan na lang ang mga ito. Si Peter Cantu ang nagdesisyon na tapusin na lang ang dalawa. At iniwan nila si Venancio
para hindi daw nito makita ang gagawin nila kina Jennifer at Elizabeth. Sa kabila ng confession nila, ay nagtuturuan pa rin sila kung sino ang may pakana sa lahat. Ang anim na miyembro ay agad namang kinasuhan ng double murder. Sa paglilitis, ang limang miyembro ng grupo na sina Peter Cantu, Jose Medellin, Derek Sean O'Brien, Efrain Perez at Raul Villarreal ay parehong nakatanggap ng death sentence. Ang pinakabata naman na si Venancio Medellin ay binigyan ng 40 years in prison bilang maximum na parusa para sa mga juvenile. Ngunit, ipinagbawal pala ng Supreme Court of the United States ang pag-execute sa mga criminal na below 18 years. Kaya ang parusang death sentence kina Efrain Perez at Raul Villarreal ay ibinaba sa life in prison dahil 17 lamang sila noong ginawa nila ang krimen. Ang pamilya ni Jennifer Ertman at Elizabeth Peña ay nanood naman sa execution ng tatlo. July 11, 2006 ay unang lumisan si Derek Sean O'Brien sa pamamagitan ng lethal injection. Ang sumunod ay si Jose Medellin noong August 5, 2008. At ang huli ay ang leader na si Peter Cantu noong August 17, 2010. Samantala ang tatlo pang miyembro na sina Perez, Villarreal at Venancio ay nanatili pa rin sa bilangguan. Si Venancio ay nakaschedule namang makalabas sa bilangguan sa darating na 2034. At dito po nagtatapos ang kwento natin sa magkaibigang Elizabeth Peña at Jennifer Ertman. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.